Assalamualaikum. Ako si Andrew Magadias. Ako naman si Jane Castaneda. Atid namin sa inyo ang pinakamaiinit na palit at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. OFWs hindi nagpasukan sa takot na mahuli matapos manumbalik ang crackdown laban sa mga illegal workers doon. Mga stranded na Pinoy dumagsa pa sa tent city. Deadline ng foreign teachers para maging legal ang pagtuturo hanggang Disyembre na. OFWs dismayado sa Napoles hearing sa Senado, nangangambang may proteksyon si Napoles kaya hindi siya nagsalita. Ilang balikbayan box na diskubring ibinenta ng isang forwarding company. DTI pinaalalahanan ang mga OFW na magpapadala ng balikbayan box ngayong Pasko. Mga OFWs, nag-Halloween costume party para sa undas. Zombie costume, wagi! At sari-saring folk dances at musikang Pinoy itinampok sa isang eskwelahan sa Doha. Hindi po nagpasukan ang maraming OFW sa Jeddah sa takot na mahuli ng mga otoridad matapos manumbalik ang crackdown laban sa mga illegal foreign workers sa Saudi. Dumagsa pa ang mga stranded sa Tent City at katunayan, nagkaroon pa ng Tent City 3. May balitang Middle East si Charles Tabu. Ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ng Saudi ngayon. Nais mang kumita si Mang Doming, hindi tunay na pangalan, ay hindi niya magawa. Nakatambay lang siya ngayon at nagpapalipas ng oras at pinapanood ang sarado niyang talyer. Trabaho namin, apiktado. Hindi kami pwedeng magbukas. Takot kami mahuli. Si Lani, halos isang dekada na rin naninirahan sa Saudi kasama ang pamilya. Nakatira siya ngayon sa Tent City at nag-aabang ng papeles para makauwi sa Pilipinas. Ang masaklap, baka hindi makasabay ni Lani at ng kanyang nanay ang pumalo niyang kapatid na nasa morgue ngayon. Hirap na hirap na po ang kalooban ko. Gusto ko po sana sir na maiuwi na yung anak ko. Sa ikatlong araw ng crackdown, lalong dumadagsa ang mga tao sa Tent City. Karamihan sa kanila, desperado ng makauwi. Kung doon ang kailangan sa bilangguan, lahat kami. Walang ano, walang maiwan. Walang iwanan. Nadiskubre din ng ABS-CBN News ang tilay isang barangay na tinugore ang Tent City 3 na may mahigit kumulang 500 stranded na Pinoy. Sa ngayon, halos 1,000 na ang mga stranded sa mga Tent City. Umaasa pa rin ang lahat na walang makukulong at ligtas na makauwi sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Walang guro ang karamihan sa klase ng mga eskwelahan matapos manumbalik ang crackdown sa Saudi Arabia. Kaya sobrang naapektuhan ang libu-libong estudyante ng foreign schools, kabilang na ang Philippine International Schools. May balitang Middle East, si Zaria Alamada. Libo-libong estudyante ang nantala ang pag-aaral sa unang araw ng crackdown laban sa mga illegal workers dito sa Saudi. Pawang dependence o non-working permits kasi ang visa ng marami sa mga guro ng mga foreign schools sa Riyadh. Ilang buwan na ang nagdaan nang humiling ang mga eskwelahan sa Ministry of Education at Ministry of Interior na makapagturo ang dependence dahil mahirap kumuha ng visa sa mga guro. Humayag ang gobyerno, pero kailangan bago mag-deadline, maibigay ang mga kinakailangan dokumento tulad ng permit ng paaralan para sa mga guro. Dapat may lisensya at nakapasa ang mga guro sa interview bago bigyan ng temporary permit. May mga dokumento din kailangan pang manggaling sa Pilipinas. Pero mula nang i-anunsyo ito ng Agosto, marami ang hindi nakapagsubmit ng requirements. Kaya sa unang araw ng crackdown, walang guro ang maraming klase at walang pasok sa ibang Philippine schools. Binigyan kami ng ganitong, ito yung papel na ibinigay sa amin na nagpapatunay na pumasa na daw kami sa interview. Sisikapin ng Philippine schools na ituloy ang klase ng mga bata hanggang matapos ang school year. Pero aminado silang nagigipit-pitization kung saan may random inspections ang ministry. Yun na namin sa mga teachers kung sino gusto magpa-sponsor. Kasi dapat daw talaga i-transfer sa school. So, yung iba naman talagang na-transfer, yung iba naman dependent, yung mga dependents na teachers rin na ayaw naman nila mag-transfer. So, samantala, nagbigay ng palugit hanggang Disyembre ang MOE para ayusin ng teachers na dependents ang kanilang mga dokumento. Karamihan na rin sa Philippine schools ay nag-a-apply na ng visa para kumuha ng mga guro sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada.
Riyadh, Saudi Arabia. Nilipat na po sa bagong safe house ang ilang Pinoy na stranded sa Jeddah, Saudi Arabia. Pero marami pa ring undocumented workers ang gustong manatili sa Tent City. Nagbabalik si Charles Tabu. Nasa safe house na ng konsulada ang mahigit 100 undocumented workers na naghihintay na maayos ang kanilang dokumento pauwi ng Pilipinas. Kabilang dito ang mahigit kumulang 40 mga bata at sanggol at ilang matatanda. Si Bitoy, hindi tunay na pangalan, di alintana ang hirap na dinaranas. Masaya pa rin siya dahil kasama niya ang kanyang ina. Anong ginagawa ng papa mo dun sa Pinas? Really, papa cool doctor. Oh, gusto mo na siyang makita? Mas maayos at maaliwalas na ang kanilang tirahan ngayon. Toka-toka sa pagluluto, may pagkain ding galing sa konsulat. Nakapaskil sa mga pinto ng bawat silid ang pangalan ng mga Pinoy na umuokupa doon para mamonitor ang kaligtasan at kaayusan nila. Kahit hindi sabi ko, alam mga boss namin naman yan, problema namin dito. Mas maganda dito. Doon, mas malawak yung walang aircon. Tiniyak ng konsulada, hindi huhulihin ang mga nasa safe house dahil inaayos na ang papeles nila. Sa pagsasarado ng gate na ito ay isang hudyat na ligtas na ang mga stranded na OFW na katira sa building na ito. Ilang oras na lang kasi ay ipapatupad na ng Saudi Arabia ang kanilang crackdown. May halos 1,000 Pinoy pa ang stranded dito sa Jeddah, naghihintay ng kanilang clearance at exit visa. Mahigit 400 sa kanila ang nakatira sa Tent City at di patiyak kung bubuwagin ng otoridad. Lahat kinakabahan sa hulihan na nagsisimula ngayong araw. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. OFWs desmayado sa Napoles hearing sa Senado. Nangangambang may proteksyon si Napoles kaya hindi siya nagsalita. At ilang balikbayan box na diskubring ibinenta ng isang forwarding company. DTI pinaalalahanan ang mga OFW na magpapadala ng balikbayan box ngayong Pasko. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Hanggang sa Dubai, binantayan ng mga OFWs ang tinatakbo ng pork barrel scam. At sa pagharap ni Janet Lim Napoles sa Senado nitong Huwebes, nadismaya sila dahil hindi raw siya nagsasabi ng totoo. Kaya panawagan nila kay Pinoy, tanggalin na lamang ang pork barrel system. May balitang medali si Raquel Saliner. Dismayado ang mga OFW sa unang pagharap ng sinasabing pork barrel queen sa imbestigasyon sa Senado nitong linggo. Iisa ang opinion nila. Kahit makita sa mukha niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Saka yung sagot niya na para I invoke my rights for self-incrimination. Siguro matagal na niyang pinractice yun. At nung naandun na siya sa hearing, yun at yun ang paulit-ulit na sinasabi. Parang wala silang nakukuhang information dun o ano. Kasi parang may protection eh. Wala na sa likod. Parang pinipigilan siya magsalita. Hindi rin sila naniniwalang may kahihinatnan ang pandinig sa Senado tulad ng ilang nagdaang mga isyong nasalang doon. Walang mangyayari dyan. Tagal pa rin yun. Hanggat nandun yung mga senador, wala pa rin. Ano lang yan, ikot-ikot lang yan. Kailan pa tayo nagkaroon ng fair hearing na ang involved ay mga lawmakers, mga senador? Una siguro magkaroon ng patas na paglilitis yan kasi nga mostly naman sa atin pag involved yung mga politiko eh, after ng mga siguro ilang buwan yan, nawawala yan, nasasapawan ng ibang mga kaso. Sa gitna ng umiinit na issue ng pork barrel, paniwala silang nasa kamay pa rin ng Pangulong Noynoy Aquino ang tuluyang pagsugpo ng katiwalian at pandarambong sa pera ng bayan. Dapat nang i-abolis once and for all at gumawa sila ng ibang paraan para yung funds ng bayan ay ma-distribute ng maganda sa mga yung mga nangangailangan. Dapat tigil na lang yan kasi ganun din naman. Kahit paimbestigahan nila yan, uulit din yan. Kahit malayo raw sila sa Pilipinas, babantayan nila ang pag-usad ng kaso hanggang balita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE.
Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa mga OFW na magpapadala ng balikbayan box ngayong nalalapit na ang Pasko. Ilang balikbayan box kasi ang nadiskubring ibinenta umano ng isang cargo forwarding company para sa Balitang Middle East. May ulat si Pia Gutierrez. Tambak ang mga balikbayan box sa loob ng tindahan ni Fredeline Soto nang puntahan ito ng news team sa Silverio Compound sa Paranaque, pawang galing Saudi ang mga package. Ang iba, may pangalan at address pa ng padadalhan dito sa Pilipinas. Sa labas, nagkalat naman ang mga panindang imported. Paliwanag ng tindera, binenta ito sa kanya ng isang cargo company. Yung malaki, 6,000. Yung maliit, 5,000. Pero sabi naman ng may-ari, wala ng kaso kasi tinatawag muna doon sa Saudi bago ibebenta. Tinawagan ng news team ang may-ari na isa sa mga balikbayan box. Laking gulat ni Rosita Arigora nang malamang binebenta na ang kanyang package. Abril pa umano niya ito pinadala mula Jeddah. Pero nakauwi na siya ng Pilipinas, hindi pa rin dumarating ang kanyang package. Kailangan sana may balik sa akin yun kasi pinagirapan ko din yun. Binalikan ng mga taga-Philippine Shippers Bureau ang lugar pero wala na ang mga balikbayan box. Hindi na rin nagpakita sa news team ang tindera. Ayon sa Department of Trade and Industry, walang karapatan ng anumang cargo company na ibenta ang mga package na pinadala sa kanila. Obligasyon po ng forwarder sa Pilipinas na i-deliver to. Hindi po dapat to ibenta sa ibang tao. Hihinga ng paliwanag ng DTI ang nasangkot na forwarding company na DXL International Freight Forwarder. Pero sa isang statement ng kumpanya, sinabi nilang hindi sila nagbenta ng balikbayan box. Maaring ginamit ng umano ang kanilang pangalan sa scam. Paalala pa ng DTI sa mga OFW, lalo na ngayong magpapasko, siguruhing lisensyado ang pipiliing forwarding company. Huwag basta-basta maniniwala sa mababang freight charges. Magsama rin ang listahan ng mga ipapadalang items at isulat ang tamang address ng padadalhan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Para naman po sa ating pulso ng OFW, ang question of the week, ano ang dapat gawin para masigurong mapupunta sa mga nangangailangan ng mga donasyon at relief goods sa panahon po ng kalamidad tulad nitong Yolanda? Narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Tiwala po si Hageman Aglipay na ikapamilya ang mga donasyon para sigurado na mapunta sa pinaglaanan ng donasyon. Ako, salamat po, no? Salamat sa tiwala nila, na partner. Mungkahin naman po ni Doc Ruel Palo Anicas, mismong representative ng organisasyon na tutulong ang siyang magbabahagi ng mga donasyon sa mga nasalanta. Pero mag-courtesy call sa ahensya gaya ng sa DSWD o kaya sa Office of the Municipal or City Mayor. Para kay Rema Bilyones, dapat idiretso sa ABS-CBN dahil mas 100% na may bibigay ng maayos sa mga tao. Kung idadaan naman sa mga politiko, walang magandang idudulot yan at hindi maayos ang pagbibigay. Ibubulsa na naman kagaya sa pork barrel, kakagigil ang mga politikong magnanakaw. Paniwala naman ni Ariel Rofiles, it will never reach the concerned victims of whatever calamity hanggat nariyan ang mga buhaya at gahaman. Nakapagpapataas sila ng dugo. Every time you watch and hear that these vultures still got the nerve to hoard and turn the relief goods into business. Oh well, what else is new? Anyways, Pinas is tagged as one, if not the most corrupt country in the world. Asa pa ba tayo? Para po kay Dandel Lo, huwag na lamang ipadaan sa mga opisyal dahil kukurakutin lamang ang goods. Mas okay pang kumuha na lamang ng mga volunteers para mamahagi sa mga nangangailangan. Tingin naman ni Jevy Marantao, kailangan may bagong batas yan. Sabi ni Dave Cabrales Bandin, nakakalungkot sagutin ng tanong, pati kasi relief goods, gustong lagyan ng sample ballot, gustong picturean muna at i-video kasama mga politiko bago ipamigay para bumango ang pangalan. Para kay Akoto, si Aseo, o Aseho, Red Cross lang dapat ang magbibigay ng relief goods kasi pag sa mga mayor o sa kapitan nila, ipapadaan yan, palalabasin pa ng mga gahaman na sila ang gumastos dyan at hindi nanggaling sa mga totoong nagbigay. Para po kay Raul Acabado, if I knew a family who are affected with this calamity, I will send them my donation or relief goods. At least I know that they have received it directly.
Ang gusto naman ni Melissa Katindoy Picoy, personal na iabot ang mga donasyon sa beneficiaries. Kasi kung idadaan sa gobyerno, 1/4 na lang ang napupunta sa mga tao. Mas malaking bahagi ang napupunta sa mga buwaya. Huwag nang itanggi kasi yun ang katotohanan. Mga OFWs, nag-Halloween costume party para sa undas, zombie costume, wagi! At sari-saring folk dances at musikang Pinoy, tinampok sa isang eskwelahan sa Doha, yeah! At iba pang ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nag-Halloween costume party ang mga Pinoy na miyembro at opisyales ng Saudi Arabia hiligay noon noong undas para alalahanin ang mga namatay nilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Yan po ang balitang binalis ni Florante Catano. Kung ang mga Pinoy sa Pilipinas ay dumalaw sa libingan ng mga yumao nilang kapamilya noong undas, dito sa Alcubar, nagtipon-tipon ang mga opisyal at miyembro ng Saudi Arabia Hiligaynon Incorporated o SAHI para gunitain at nag-alay ng panalangin sa mga namatay nilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Ipinakita ng SAHI ang kanilang pagkakaisa at ipinagdiwang din nila ang araw ng mga kaluluwa sa pagsuot ng iba-ibang nakakatakot na costume. Ang Saudi Arabia Hiligaynon Incorporated, SAHI, ay nag-celebrate ngayon ng Halloween party para gunitain na rin natin ang mahal natin na namatay sa Pilipinas at para maging bonding na rin ng mga membro ng SAHI. Bata at matatanda ay binida nila ang kanilang natatanging costume sa okasyon. Agaw pansin ang zombie-inspired costume ni Peter Moneva, OFW sa Jubail, na may hawak na bungo at hila-hila ang kabaong. Nanalo ito na best in costume. Natutuwa akong nanalo ng best in costume at pinag-isipan ko yon dahil gusto kong mag-stand out. Maging ang ubi cake na ito ay nakaisa sa okasyon. Mahalaga daw sa kanila ang okasyong ito dahil ito ang nagpapaalala sa kanila sa mga yumao nilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Alcubar, Saudi Arabia. Sari-saring Philippine song at dance ang ipinakita ng mga estudyante sa pagdiriwang ng Philippine School Doha ng kanilang 21st Foundation Day. May balitang Middle East, si Jeneline Paklip. Sa tema ng PSD at 21 Expanding in Service, Growing in Excellence, na ipamalas ng mga estudyante ang mga katutubong sayaw at tradisyonal na musika ng Pilipinas sa layuning paunlarin ng turismo ng bansa. Nasa banyagang bansa man, buhay pa rin sa kanila ang kulturang Pinoy. Sinayaw ng grades 1, 2, and 3 ang ilang folk dance tulad ng Itik-Itik, Lapay Bantige at Bulaklakan, at provincial dances at pagiging global Pinoy theme dance naman ang sa grades 4, 5, and 6. Nagpagila sa folk music ang Primary Glee Club at Interpretative Dance ang Sahiyaw Group. Umagaw din sa atensyon ng lahat ang pagtugtog gamit ang mga instrumentong gawa sa kawayan. Hindi papahuli ang primary department na umindak sa modern Filipino dance. Synchronized dancing ang ginawa ng high school department. Tuwang-tuwa naman ang Red Tamaraw sa pangatlong sunod na taon nilang panalo sa cheer dance competition. We are just so happy that we were able to bag again the title. Siyempre, proud ang mga magulang sa performances ng kanika nilang mga anak. First year niya ngayon sa PSD. Ngayon, nakikita ko na malaki nagagawa ng PSD sa talent. Sakaroon siya ng self-confidence. PSD is honing my daughter's talent. And congratulations sa PSD, to its foundation, and I trust that Filipino students in Qatar will be having a quality education with the guidance of the PSD faculty. Pagbibida ng primary department head proponent na si Ms. Nenita Cabral. Pag maganda ang performances at maganda ang activity, you have to level up. We want excellence. We want the best. We will not settle for less. Nagbabalita sa Middle East, Jeneline Paklib, Doha, Qatar. Uy, 11 taon na pala tayo sa balitang Middle East. Partner! Naku ha, congratulations po sa buong team.
At syempre, sa maraming salamat po sa lahat ng mga taga-suporta, no? Yung mga nanonood nating mga OFWs at yung kanilang mga kaanak. Kundi naman dahil po sa inyo na nandyan, hindi naman po magtatagal yung balitang Middle East. At hindi lang po yun. Ito naman yung ating pakikiramay. Lahat po tayo dito kailangan ng ating pakikiramay. I'm sure kayo po nasa gitnang silangan. Tutulong po kayo at tutulong sa mga kababayan natin na nasa landa ng Yolanda. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa BME at abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyo nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Salamat.